Kumusta kayo, mga Dre? Welcome sa Rai TV. Sino ang makakalimot sa maangas na pormahan at husay sa pakikipagbakbakan ng premiadong aktor na tampok natin ngayon? Bukod kay Lito at Jess Lapid Sr. ay isa siya sa nagpauso ng western cowboy look sa mga maaksyong pelikula ng nakalipas na panahon. Siya si Juanito Madarang Aristorenas na mas kilala sa pangalang Jun Aristorenas. Ipinanganak noong May 7, 1933 sa Orani, Bataan. Ang kanyang kabiyak ay ang dating aktres na si Virginia Garland at nagkaroon sila na tatlong anak na sina Junar, Robin at Peter. Hindi lingid sa kaalaman nating lahat na ang ating bida ay isang kahanga-hangang aktor, direktor, manunulat at producer. Ngunit alam nyo ba, mga Dre, na si Jun Aristorenas ay isang mahusay na mga awit at mananayaw? Siya ay kabilang sa kauna-unahang grupo ng Bayanihan Dance Group na nagtanghal sa iba't ibang parte ng mundo tulad ng Taiwan, Japan, Singapore, Hong Kong at Las Vegas. Ito ang naging daan kaya siya napansin at nabuksan ang pintuan ng pagkakataon para sa kanya upang maipamalas ang talento sa mundo ng pelikula. Ang kauna-unahang proyektong kinabilangan ni Jun ay ang musical comedy na Kulang sa Pito sa ilalim ng Sampaguita Pictures noong 1956, kung saan ay nakasama niya sina Dolphy at Susan Roses. Habang abala sa pelikula ay aktibo pa rin ang aktor sa pagtatanghal sa iba't ibang bansa bilang mananayaw. Ngunit bukod dyan ay alam nyo bang naging kinatawa ng Pilipinas si Jun Aristorenas para sa Asian Bowling Tournament na may ginanap noong December 9, 1966 sa Tokyo, Japan. Siya ay nag-uwi ng karangalan sa bansa sapagkat nasungkit ni Jun ang ikatlong pwesto. Taong 1964 sa mga pelikulang Kidlat sa Baril at Agent 69 ay napansin ang kakaibang estilo sa pakikipagbakbakan ni Jun Aristorenas sa mga umaatikabong eksena na posibleng impluensya ng kanyang talento sa pagsayaw. Nagustuhan ng mga manonood ang estilo ni Jun, kaya naman binigyan siya ng Tagalog ilang-ilang product ng pagkakataong maipamalas ang kanyang galing sa kauna-unahang pelikulang kinabilangan na Dugong Tigre noong 1964. Sa parehong taon na iyon ay nakagawa si Jun Aristorenas ng 8 mga pelikula kabilang ang Labo-Labo bilang si Tigre kasama sina Jess Lapid Sr., Tony Ferrer at Alberto Alonso. Noong 1970 ay nakilala si Jun sa pelikulang Demasalang dahil sa pagiging cowboy na bihirang gawin ng mga kapwa niya aktor noon. Para sa mga batang 90s, si Jun Aristorenas ay napabili lang sa mga pelikulang Leonardo de los Reyes alias Waway, Masahol pa sa Hayop, Melencio Magat at Victor Meneses noong 1993 kasama si Jerry Raval. Sa puntong ito, naging libangan ng aktor ang pagsasabong at pangangarera ng kabayo, ngunit hindi pinabayaan ang kanyang responsibilidad sa harap ng lente. Sa katunayan ay patuloy pa rin siya sa paggawa ng pelikula hanggang sa kahuli-huliang sandali ng kanyang buhay. Ang pinakahuling proyektong kinabilangan ng aktor ay ang Talino Man ng Matching na iisahan din Bing Lacson Super Cup na pinagbidahan ni The Boy noong taong 2000. Dahil sa parehong taong ding iyon at 18 ng Abril ay sumakabilang buhay ang veteranong aktor at binansagang harabas ng pelikulang Pilipino sa edad na 66 ang kanyang labiyan na kahimlay sa Manila Memorial Park sa Parañaque. May mga nagsasabing atake sa puso ang dahilan ng kanyang pagkamatay, ngunit wala pa rin konkretong impormasyon patungkol dito sapagkat mas pinili ng kanyang pamilya na manatili sa isipan ng mga tagahanga ni Jun Aristorenas ang kanyang pagiging mabuting kaibigan, masayahin at mahusay na aktor. Bago ko tapusin tong video ay nais ko lang magpasalamat sa mga masusugid na tagapanood ng Rai TV. Shout out kina Jelina Patitico, Joel Wong, Lindo Ortiz, Joarts Place, Boy Ramos, Lay Santos, Norwell Abayon, Toby Store, Romeo Mindanao TV, Jo Marie Johan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta dito sa aming channel. Kung nagustuhan mo ang video na ito ay mag-iwan ng like. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.